Hello everyone, welcome back to my channel. This is GTA para sa ating updates sa ating mga development na nagaganap dito sa ating bansang Pilipinas. Particularly, I'm focusing dito po sa Central Visayas since sa dami na nating update tungkol sa mga infrastructure projects dito sa Central Visayas since I'm from Central Visayas. Now, latest update sa mga projects dito sa nakaraan ko ng upload nung sa Panay Guimaras na Negros Bridge, no? Nagkakaroon na sila ng tinatawag na soil testing. At ililink ko lang yan kung hindi nyo pa napapanood. At yan ay tuloy-tuloy na kasi ang expected nila na mag-start ang project ng matatapos itong DED, Detailed Engineering Design, is 2024, and by 2025 ay magsisimula yung mga civil works, procurement ng mga kakailangang materials. So, nitong Thursday, isang bagong development na nagaganap dito sa Central Visayas kasi napirmahan na ang Negros Island Region, no? So ngayon na naging NIR, bagong region na ang Negros. So ano na ngayon ang mangyari sa kanya? Anong mga pros and cons? So that's what we are looking in the future kung anong mangyayari. So I think sa panahon ata ni Digong ay pinag-uusapan na itong NIR pero binalik din siya at siguro hindi pa totally napapanahon nung time na yon, but this time napirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos itong batas na ang NIR bagong region. So ang question lang ngayon ito ay ano ngayon ang kakailanganin upang mas lalo pang mapalago itong region na ito. Kaya ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, no, or MBCCI ay tinawagan ang Negros Island Region Regional Development Council or RDC na mag-undertake ng seryosong plano, no, upang maka-encourage ng mga national government, national government na mag-invest sa mga vital infrastructure projects na kakailanganin dito sa lugar na ito. Sabi ng Chief Executive Officer ng MBCCI na si Frank Carbon na kailangan na magkaroon ng improved infrastructure dito sa NIR, including airports, seaports, interprovincial road networks, and telecommunications, dahil na ito na nga ay napirmahan sa Senate Bill 2507 na naging batas na, no, June 13, oh, 2 days ago. So ngayon, ano, kahapon lang pala. So ngayon, ano na ang mangyayari? Oh, so itong NIR nag-establish sa province ng Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor na isang rehiyon. So yan ang bagong region natin, no. Kung itong infrastructures na ito ay mapa-improve mga pribado at mga business sectors na local and foreign, ay malamang mag-invest sila ng mga billions na mag-create ng mga livelihoods at magbibigay ng kita sa mga tao dito. Pero kung kasi alam naman natin ang problem dito sa NIR, mga isla-isla tayo. So ito pa lang ang pinag-uusapan, itong Panay Guimaras Negros Bridge na iko-connect ang Western Visayas to Negros, and then wala pa tayong konkretong naririnig, although nag-publish tayo na mayroon silang mga business, may mga businesses na interesado na mag-invest sa bridges project na ang Negros Oriental i-connect naman sa Cebu, then ang Cordoba, no, i-connect naman sa Bohol. So although mayroon ng mga naging interest diyan, pero from the national government ay
wala pa tayong update kung ano ang plan nila. Of course, it requires a lot of money. Kailangan yan, billion-billion yan, no? So, ang aim nila dito, dapat kung mapa-improve itong mga infrastructure, ngayon na naging NIR na itong tatlong provinces na ito, ay gradually eradicate the poverty and insurgency at i-improve ang mga buhay ng 50% of Filipinos, no? Na itong integrate nila sa dalawang provinces ng Negros Island na isang sa isang tourist destination island ng Siquijor, makaka-attract ito ng more developmental investments from both public and private sectors, no? So pag maraming investment, magka-create ng more better paying jobs na makatulong sa hanap buhay, hindi man siguro magpapayaman, magbibigay ng kita sa mga mamamayan. So i-improve ang land transport, telecommunications, number one, kasi nga alam naman natin na may mga lugar pa na napakahina ang signal ng mga telecommunications, hindi pa rin ma-access ang mabilis na internet, no, na upang makunik itong 5 million residents sa tatlong probinsya, no, upang ma-boost itong spending power ng tatlong probinsyang ito. So our economy, our consumer economy will be greatly enhanced, pero kailangang i-improve ang supply at affordability ng power, no? Kasi kung walang adequate o enough na power, at kung meron man tapos sobrang mahal, at lalo lang din ang tubig, private investors, hindi tayo makaka-attract, no? So ang resulta, lack of investments, jobs, at saka livelihoods, no? So ngayon, ano ang mawawala, ano ang magiging kulang siguro sa NIR ngayon na itong tatlong probinsya na mahihiwalay na ito sa Western Visayas? So ano ang magiging kulang nito, or ano ang medyo sasabihin na lang natin na mga cons niya? So 14% sabi na annual GDP ay ng provinces ng Negros Oriental, Siquijor, mas split from the region, no? Ito ay galing sa PSA, no? PSA 7, at ito ay sinabi nila sa Thursday, June 13, 2024. Ang PSA 7, na sila ang nag-supervise ng statistics specialist na si Felix Berto Sato Jr., na ang Negros Oriental, Siquijor, ay nakapag-contribute ng 179 billion sa regional gross regional domestic product sa 2022. So imagine mo yan, ang laki pala, no? 179 billion. Ito lang ano na ito, Negros Oriental and Siquijor, nakapag-contribute ng 179 billion sa regional, gross regional domestic product. So yung taong ding yon, 2022, ang Central Visayas, nakapag-contribute ng 1.38 trillion sa national GDP. So which is sa in monetary measure, sa market value sa final goods and services na na-produce noong specific time na yon. So malaki ang ekonomiya nitong Central Visayas, no? Sa Negros and Siquijor lamang ay 179 billion at sa kabuuan ng Central Visayas is 1.38 trillion, no? So nung pagpirma ni President Marcos ng Republic Act 12000, or an act establishing the Negros Island region, itong law na ito nag-compose ng Occidental, Oriental, Negros and Province of Siquijor. So it separates both Negros Oriental and Siquijor from Central Visayas. So separate na sila kasi bago na silang region nga. At saka Negros Occidental, masiparate na rin siya kasamang Bacolod City sa Western Visayas. So ngayon, kung i-deduct natin ang 179 billion
sa 1.38 trillion ang Central Visayas, mayroon pa rin silang 1.2 trillion na ambag sa national GDP, no? So still a trillionaire na region ang Central Visayas, no? According sa PSA 7, ang Negros Oriental nakapag-contribute sila ng 12.9%. Malaki din ang Negros Oriental, no? Kasi bakit? Alam niya ng mga taga Negros Island, no? The sugar capital of the Philippines. All right. So mostly ang sugar natin sa Pilipinas ay nanggagaling din diyan sa Negros. Kaya ganun 'yon, mga kapatid. So ang Sikihor nakapag ambag siya ng 0.9% sa Central Visayas economy noong 2022. Na ayon kay Sato, equivalent to 179 billion pesos. Ang probinsya ng Cebu, mayroon silang share na 30.1% out of that GDP. Cebu City 22.4%, ang Bohol province 13.3%. Close sila sa ang province ng Bohol at saka sa Negros Oriental, magkalapit lang sila masyado. Kasi ang Negros Oriental 12.9%, ang province ng Bohol is 13.3%. Ang Lapu-Lapu City naman 11.8%, Mandawi City 8.5%. So, marami pa rin mga manufacturing industry sa Cebu. Kaya isa din yan nakapag-contribute. Kasi Queen City of the South ang Cebu, no? Ang mga services na nakapag-dominar sa Negros Oriental economy na nakapag-generate ng 71.3% ay ang agriculture, forestry, fishing na may 15%. Ang last ay sa industrial sector, 13.7% na nag-combine into 166.46 billion industry sa buong Negros Oriental, no? So malaki rin ang naimbag ng Negros Oriental. So kaway-kaway diyan sa pangataga Negros Oriental. Me personally, I'm from Valencia, Negros Oriental. So ang probinsya naman ng Sikihor, you know, sa mga taga Sikihor, okay. Nakapag-contribute sila ng 12.2 billion sa Central Visayas. Malaki din ang Sikihor, no? Nakapag-contribute sila ng 12.2 billion sa Central Visayas economy noong 2022. No, the services na malaking contributor nasa 72.2%, no? Na na-contribute nila sa economy, of course, ang tourism, no? Agriculture, forestry, fishing, 13%. Sa industrial naman, 14.6%. Malaki din ang ambag ng Sikihor. So itong NIR law, kailan ba ito magsisimula? Will take effect days after the law's publication in newspaper of general circulation or the official gazette. So ngayon, it's officially started ito, mga kaibigan. So NIR na. Hindi na siya belong sa Central Visayas. So noong May 2015, ang NIR ay na-establish sa Executive Order 183 na inisyu ng Presidente si Binigno Aquino III, na composed only ng Negros Occidental at Negros Oriental. So yun pala ang original nito. Pero binago ito, no? Si Presidente Digong, inabulis nga niya yon. At noong 2017, sa pamagitan ng Executive Order 38, na kailangan pa ng funding ito at mga programs at projects, kaya inabulis mo na yon. Kaya binalik mo na sa original niya ng mga provinces. At now, ay natuloy na nga, mga kaibigan at mga kapatid, dyan sa Negros Oriental, Sikihor at Negros Occidental. So yan po ang napakalagang update dyan. So, we will look for in the future sa mga development na mangyayari dyan, no? Alam naman natin na time ang ating kalaban, na marami tayong mga factors na nakaapekto sa ating development, no? Lalo na ang mga kalamidad na
Usually, mga island region tayo, malimit tayong tamaan ng mga calamity. But, we are, sanay na tayo dyan, we are hopeful Filipinos na dapat tayo magkaisa sa ika-uunlad nating lahat, no? Not just for a few people, but para sa ating lahat, lalo na ang ating mga kabayan na mahihirap. Sila ang talagang kailangan na maitaas ang estado ng pamumuhay upang hindi lang tayo ang may kinakain, kundi pati na rin sila. Kasi as we all know, marami pa rin sa atin ang naghihirap sa panahong ito. So, hindi lang tayo ang naghihirap. Mas marami pang mga kababayan natin na naghihirap na need talaga nila ng magagandang programa mula sa ating gobyerno upang sila ay kumita at mapaunlad ang kanilang buhay. Pero, wag lang natin iasa sa gobyerno ang ating buhay. Mayroon man tayong capital, which is our brain. Gamitin natin ang ating mga skills, ating mga talento. At of course, lahat yon ay pananalig doon sa ating lumikha na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Gamitin natin lahat yon. Huwag nating sayangin ang ating time, ang ating resources sa mga walang kwentang bagay upang tayo ay umunlad. So, give and take ang government. Mag-take care sa atin. Tayo din naman, mag-cooperate tayo sa ating sarili na ipaunlad natin ating sarili. I-develop natin ating sarili. Huwag lang nating iasa sa ibang tao upang sabay-sabay tayo, no? At yung mga bagay na dahilan na hindi tayo mag improve, no? Like laziness, pagsasayang ng oras, pagsasayang ng resources, iwasan natin 'yon upang tayo ay maging karapat dapat sa mga blessing. Kasi itong area ito, Negros Occidental, Oriental at Chikihor, napakaraming blessing dito kasi nandito yung napakaraming natural resources, no? Isa din itong tourism hub, itong lugar na ito. So, sabayan natin ito, mga kabayan. So, that's all sa ating video. And if you are new to my channel, feel free to subscribe and like if you like this kind of content. And thank you for watching this video and see you in the next. Bye.